simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga po mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasayong papawid sa live TV, radio at mapapakinggan din sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at DCJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay din tayong napapanood sa atin pong Facebook Live sa Live TV God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po si Pastor Noni Piamonte ng JIL Los Baños. Ngayon pong umaga, hayaan po natin na pagbulay-bulayan po natin ang isang Bible character sa Bible. Sabi ho sa Luke chapter 19, ito po ay walang iba kundi si Zacchaeus. Sabi po dito sa NLT New Living Translation version, Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man, their name Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. Verse 3, he tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, but Jesus was going to pass that way. No one can live successfully without knowing God. And first of all, we must understand how we can come to know Him for ourselves. Alam po natin, sabi ng Bible, John 15 verse 5, we are nothing without God. Kung hiwalay po tayo sa Diyos, kung hinahayaan natin, marahil tayo man ang pinaka marunong, mataas ang pinag-aralan, matalino, mapera. So katulad po ng itong isang lalaki na ating binasa sa buhay ni Zacchaeus. The life of Zacchaeus, sabi doon sa ating binasa, what are the negative effects of not knowing the true God? At ito nga ho, despite of his riches, itong si Zacchaeus, Zacchaeus was still empty and miserable. Tingnan niyo ho, bakit ho? Pwedeng sabihin natin, nasa kanya na ang lahat, maybe position, material, money. Pero sabi dito, Zacchaeus was still empty and miserable. Sa atin ba ang mga panahon ito? O marahil sinasabi natin, ang nagpapasaya lang ay ang material o salapi. Pero bakit ang tao pong ito, ang lalaki pong ito? Sabi ho dito, ay nagkaroon din siya ng tinatawag na kahungkagan. Nagkaroon din siya ng tinatawag na katanungan. At higit sa lahat, pangangailangan. Biro niyo, he was a wealthy, very important tax collector. Isang regional o director doon ho sa mga panahon yun. Zacchaeus was a tax collector o publican, and as such, he was regarded as a sinner by the Pharisees. So isang makasalanan. Okay? Kaya makita ho natin, kaya pala ho doon sa panahon yun, parang nag-aabang siya. Siguro, narinig niya ang patungkol kay Jesus. Narinig niya anong meron sa ating Panginoong Jesus. Kasi sabi ko ng Bible, John 6:36-37, ang lumalapit sa kanya ay hindi itinataboy. Jeremiah verse, chapter 17, verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord and the Lord is, hope is. So sa madalit salita, ang tunay na pag-asa, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Bagamat hindi natin sinasabing, hindi natin kailangan ang material sa lapi. Mahalaga po yan. Pero ang kailangan, meron na po tayo niyan, pero meron pa rin tayong Panginoong Jesus na nagahari sa ating buhay. Kaya sabi ko dito, he was a man, there's name Zacchaeus. He was the chief tax collector. And he was, and he ran, become very rich, napakayaman. But he tried to get a look at Jesus.
So nagkaroon siya ng pagkakataong alamin ano bang merong sikreto, ano ba ang pwedeng makapuno, ano ba ang pwede o benepisyo na kapag nagkaroon ng tinatawag na relasyon sa ating Panginoon. So ito mo yung negative effects na hindi yung walang tunay na relasyon at pagkilala sa ating Panginoon. Pangalawa, Zacchaeus' life has no direction and he's still living in sin. Bakit ho? Kasi yung bang mga bagay na ginagawa niya at bilang isang tax collector o sa ating panahon, ito yung BIR o maybe na namamahala sa mga ganitong kawani o pamahalaan na ipinagkatiwala so sa taong ito, sa lalaking ito. Zacchaeus was lost. Ibig sabihin, dahil sa kanyang walang tunay na relasyon, walang tunay na pagkakilala. Marahil sa pagkakataong ito, meron kang pangangailangan, hindi lang material. Marahil sinasabi mo, kumpleto ka, pero hungkag ang iyong puso, ang iyong buhay, magulo, miserable. Walang tunay na kasiyahan, kaligayahan, even sa loob ng tahanan. Marahil hindi nakakasundo. Marahil sa mag-asawa, hindi nakakaunawaan. Walang pagbibigayan. Mga anak na kung saan ay marahil hindi na nakikinig. Iba-iba ang kanilang gusto. Iba-iba ang kanilang direksyon. So, makita ho natin, ito ho pala, katulad ng lalaking ito, na nasa kanyang man ang lahat, pero walang Diyos, walang Kristo sa kanyang buhay. Finding and knowing the true God starts with having desire. Bagamat ito yung muna mga negative na makita ho natin dito sa mga talatang ito sa buhay ni Zacchaeus. Pero alam niyo, bagamat ganun ang kanyang buhay, meron ng matinding kahungkagan, pangangailangan. So nung marinig niya patungkol kay Jesus, so eto na ho. Sabi doon sa verse 3, he tried to get a look at Jesus, but he was assured to see over the crowd. So he ran ahead. So nanakbo siya para umakyat sa puno ng sycamore. At doon alam niyang doon dadaan si Lord Jesus. Bakit mahalaga yung desire ng ating puso? He wanted to see who Jesus was. Okay? At makita ho natin, ito pala yung isa sa nagiging susi. Isa pala ito sa nagiging sikreto. Because of Zacchaeus' deep desire to encounter Jesus, he made an extraordinary effort just to see Him. Okay? Hindi yung material, hindi yung nagkakawang gawang ganito, hindi masama. Hindi lang tumutulong sa kanyang kapwa, hindi masama. Pero ang isang bagay na hinangad ni Zacchaeus ay ang personal na makilala niya ang ating Panginoong Jesus. Nais mo bang maranasan ang ating Panginoong Jesus? Do you want to be fine the true God like Zacchaeus? Zacchaeus, anumang maybe na marahil ang ilan sa obstacles na pwedeng hindi niya maranasan o makalapit kay Jesus, una yung kanyang posisyon. Pangalawa, yung kanyang tinatangkili. Pangatlo, sabi doon, maliit. Ibig sabihin, sabi ng Romans chapter 3, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala. And the Bible says, chapter 6, verse 23 ng Romans, chapter 6, verse 23, for the wages of sins, ang bunga at kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tingnan nyo, meron ng 3 bad news. Ano ang bad news? Meron ng kahatulan. Ano ang kahatulan? Kamatayan dahil sa kasalanan. Pero merong good news na naranasan ni Zacchaeus. Kahit meron ng kabayaran ng kamatayan dahil sa kasalanan, subalit merong regalo. Ano ang regalo? Hindi ang material. Ano ang regalo? Hindi lang salapi. Ano ang regalo? Hindi lang ang posisyon. Ang regalo ay buhay na walang hanggan na tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nais mo bang anyayahan, paulakan ang ating Panginoong Jesus? Nais kitang tulungan sa isang panalangin, pag-anyaya at pagkilala, pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Sumuko ka lang, pumikit ka lang,
saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, sandali ka lamang na magbigay ng oras, minuto na pagkilala at pagtanggap. Sabihin mo lang ang panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po, wala na po akong kagalakan, wala akong maranasang kapayapaan, kailangan kita, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ako na lang po ang mananalangin, Lord, i-release mo yung favor, i-release mo yung blessing, yung tunay, yung totoong pagkaunawa sa iyo, yung tunay na relasyon sa iyo, igawad mo po sa kanila. At alam mo, kilala mo, ang sumabaybay dito sa Daylight Devotion, alam mo ang kanyang personal request, alam mo ang kanyang sitwasyon, alam mo ang kanyang pangangailangan, at ayaan mo, iparanas mo ang tunay na kapayapaan at kagalakan para sa kanya. We thank you and we honor you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito po si Pastor Noni Piamonte na nagpapasalamat po sa inyo. Patuloy po tayong pagpalain, patuloy po tayong biyayaan ng Diyos na buhay sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. God bless you. Until the world stops turning.
this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything.
sight, but God sees the heart. God sees the heart. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Light TV would like to extend our heartfelt thank you to all our generous donors and sponsors. Your unselfish giving will continue to touch more lives for the glory of God. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV, God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet salamat. You too can become God's Channel of Blessing by partnering with us and sending your donations via these channels: Bank of the Philippine Islands, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 00403100-6401, SWIFT code BOPI PHMM, Manila, Philippines, China Banking Corporation, account name Light TV Ministries Foundation Incorporated, account number 10250000-1426, SWIFT code CHBK PHMM, Manila, Philippines, PayPal code number 8YT3PHFZL5YYY. Again, thank you for partnering with Light TV, God's Channel of Blessings.